Ethan, Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. And so, welcome ulit dito sa ating panibagong kwentong ICC. Ayan. So, yun, kasama ko ngayon, isa rin sa mga students namin dito sa ICC na nakapagtapos ng kanyang course. And so, ma'am, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga manunood po natin. Good afternoon pala sa Bansang Kuwait at good evening sa Bansang Pinas. Okay, ako pala si Edna Miramos Baroman, isang domestic helper dito sa Bansang Kuwait. Okay, at taga probensya ng Negros Oriental sa May Sibulan. Yes. So, ilang taon ka dito sa Kuwait, ma'am? Actually, nag-start ako dito ng 2016. Mag-si 7 years na yata. 7 years. Ang tagal-tagal na rin, no? Tagal-tagal na rin. So, paano mo naisipan na mag-enroll sa computer secretarial course? Actually, wala akong idea na makapag-aral ako, makapag-enroll dito. At actually, may estudyante kayo isa dito, si Carla. So, na-meet ko siya one day in Seaside, maybe. Nakita kami doon. Tapos sabi ko, bakit ka ba every Friday lumalabas, tapos ba't may dala-dala kang laptop? Sabi niya, nag-aaral ako. Sabi ko, ano bang meron doon? Sabi niya, okay yan kasi lahat daw ng mga ngayon, computer secretarial. Bali, computer yung ginagamit kung saan-saan ka man mapunta sa mundo. Yes, kasi in demand na talaga. In demand ang computer, ganun. So sabi ko, parang nagat din ako na gusto kong mag-aral kahit ganito na yung edad ko. Syempre, kasi wala namang age limit. Wala namang age limit. Parang sabi ko kasi, hindi naman hadlang ang edad natin, di ba? Or kung gusto natin sa sarili natin, para din sa sarili natin, di ba? Kasi yung paglakwatsa-lakwatsa natin, hindi ko naman nila lahat, no? Para lang sa akin, mas mabuti pa kung mag-aral tayo or at least may malalaman tayo, may madagdag sa mga anon pa natin yung sa knowledge natin. Siya yung dahilan, siya yung ginagawa kong inspirasyon na makaano ako dito, makapag-enroll. At least, bago ako nakapag-enroll dito, di ba, sabi ko sa'yo, parang nagdadalawang isip ako kasi bago ako nagpunta dito, maraming trials na parang hindi talaga ako makapag-enroll. Pero tinuloy ko talaga. Yes. So, yun, wala talagang hadlang kung meron tayong mga pangarap na gustong akin. Walang hadlang kahit may trials man dumating sa buhay. Basta gusto mo. Sa taas lang palaging magdasal, parang sa trust sa self lang din, parang ganun. Yes. Yun, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo, ma'am, at pagtatrabaho? Actually, yun, doon ako nahirapan kasi yung amo ko parang pumalag na kasi parang naisip nila na iiwan ko na sila sa loob ng 6 o 7 taon, ganun. So, sabi ko naman para sa sarili ko kahit, kasi sa ilang taon ako nagtrabaho dito, wala talaga akong napundar na kahit bahay na magandang bahay, wala talaga. Pero sabi ko, para na din sa sarili ko, sa knowledge ko na lang kahit wala akong naipundar sa loob ng 6 o 7 taon. So, yun ang iniisip ko. Ginagrab ko na talaga. Yes. Tapos sa trabaho, okay naman kasi minsan may online. So, pag nag-join ka rin doon sa online. Nag-join sa online kasi pag pumapasok yung amo ko tsaka mga bata, so may time ako, may vacant ako. So, nag-online din. Tsaka yung kagandaan din ko sa computer secretarial is flexible yung schedule ng kasi. So, ikaw yung makapili ng oras at araw kung kailan ka mag-attend. Tsaka available siya sa online live class. Ito yung maganda mga kababayan. Ito yung maganda talaga kasi hindi siya nag-ano sa inyo ng oras o kaya araw sa inyo kung ano yung vacant nyo, kung ano yung time na free kayo. Basta office hours lang namin. Yun yung kagandahan doon. So, ngayon, ma'am, ano yung mga natutunan mo po dito sa computer secretarial ngayon na tapos ka na? Actually, yun ang malaking salamat ko kasi hindi ko talaga alam paano mag-ano ng computer. Yung sa typing, yun, sa mga letters, hindi ko talaga alam. At nagpasalamat ako dito sa EXA at natutunan kong mag-typing sa MS Word, sa Excel, especially sa Excel, yung computation. Kasi gusto ko talaga yung math sa Excel computation. At saka sa mga video, yung editor, parang gano'n. Sa presentation sa PowerPoint. Grabe, mas kung gusto nyong kayo, mag-aaral talaga kayo. Yes. Ikaw na habang may opportunity pa o habang may chance pa kayo, huwag niyong pigilan ang sarili niyo na may gagastusin ako. Hindi. Gagawa niyo talaga ng paraan kahit magkahirap-hirap. Kasi ganun talaga yun. Everyday naman sa life natin, nandyan talaga yung mga pagsubok, nandyan yung mga problema, nandyan talaga yan. Yung parang party na yan ng buhay natin. Ano na yun? Parang nandyan na talaga siya, nandyan na siya palagi para sa atin. Yung depende na lang yan sa atin kung paano natin sila harapin. So, paano natin i-manage.
Pero sa ngayon, di ba kasi, syempre, kakabay na natin yung mga problema, mga trials. Pero ang magandang gawin ninyo is, hindi ninyo inano yung chance na mag-invest sa inyong skills. Kasi yun yung pinakamagandang magiging decision nyo talaga in the future. Di ba? Kasi sabi nga nila, yung mga natutunan mo, yung mga naano mo na skills, walang makapag-knockout niyan. Sa'yo lang niyan. So sa'yo na din kung i-share mo sa ibang tao na nangailangan. Yes. So mas maganda na kung may goal tayo ngayon, magiging focus tayo sa goal natin. Kasi at the end of the day, ma-achieve natin 'yon. Di ba? So kailangan lang natin simulan natin yung mga pangarap natin. Kasi kung hanggang plano lang tayo, wala din mangyayari. Hindi mangyayari. Tapos, pag gusto mo nang mag-give up, may isipin mo palagi, kaya mo to. Yun ang palagi mong i-ano sa utak mo, sa isip mo, na kahit may mga problema, kaya ko to, with the guidance. Sabi nga nila, kung sa time na muntikan ka nang mag-give up, iisipin mo lang yung reason bakit ka nagsimula. Mm-hmm. Bakit mo siya sinimulan? Bakit ka nag-enroll? Ano yung reason mo bakit ka nag-enroll? Mm-hmm. Diba? So, yun, ma-motivate mo yung sarili mo. Mm-hmm. Pag maisip mo, ito yung reason ko bakit ako nag-enroll dito sa computer secretarial. Mm-hmm. Diba? So ano yung message mo ma'am sa kapwa natin OFW na makakapanood ng live na to? Sa kapwa namin, sa kapwa ko OFW, sino man sa inyong lahat na nakapanood sa live na to, saan man sulok sa mundo, kung gusto nyo, i-grab nyo ang opportunity. Kung mayroon kayong chance, i-grab nyo na. Huwag na kayong wala akong pera. Meron. Ang nasa taas na gawa din ang paraan para matulungan kayo. Kung kung personada kayo talaga sa buhay nyo, na i-grab nyo ang opportunity na minsan lang kasi ito darating sa buhay natin, di ba? Hindi din hadlang ang edad, hindi din hadlang kung malayo ka man. Basta gusto mo, gustuhin mo, may paraan. Yes, yun nga. So pag may gusto, maraming paraan. Maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan. So yun para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon or makakapanood ng live na to. Ayan. So si ma'am po is 7 years na siya dito sa Kuwait. Ayan. Pero hindi hadlang sa kanya. Siyempre, alam naman natin na diba, sa panahon ngayon, hindi naman talaga ganoon kadali ang trabaho. Hindi talaga. Kasi alam ko yung sitwasyon ninyo. Sa kung 'di ba pag nasa bahay tayo nagtatrabaho, meron talaga mga restrictions din. So, 'yun. Hindi hadlang 'yun para hindi mo matupad yung mga pangarap mo, yung gusto mo sa buhay. Yes. And so, 'yun. Sobrang nakaka-inspire ka talaga sa lahat ng mga kapwa OFW natin na hindi ka sumuko para abutin mo yung goals mo. Ayan. So, 'yun para sa lahat ng kababayan natin, ayan 'no. So, kung may goals po tayo, magiging focus lang tayo at time of the day achieve po natin yung mga gusto nating ma-achieve in life. Sabi nga nila, we live in this world to dream and achieve what we are dreaming of. Yes. Diba? At mga kabayan, huwag kayong mag-alala kasi lahat ng mga staff dito, faculties, mga instructor, grabe, proud ako sa kanila. Experience ko na po yung kaya sinasabi ko po yung totoo, wala po itong totoo po talaga to, grabe. Parang sa ngayon na nakapagtapos ako, parang gusto kong maiyak sa isang instructor ko, grabe, yung nag-focus siya sa'yo. Sila lahat dito, kung may na hindi mo maintindihan, magtawag ka lang sa kanila, lalapit agad sila. Hindi ka tulad sa eskwelahan, yung sa atin na kailangan isang school, di ba, isang guro lang. Dito sila lahat lalapit sa iyo, basta vacant lang sila. Yeah. Kaya join na kayo o mag-enroll na kayo dito sa ICSA. Yes. And so congratulations po ma'am on completing your computer secretarial course. And so bago ko po i-end yung live na to, ayan, so magbigay lang ako ng motivational quotes para sa lahat ng mga kababayan natin na your dream can come true if you have the courage to pursue it. Ayan. So yun, grab this opportunity na mag-enroll, mag-enhance your skills natin habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa kasi bibihira lang yung opportunity na to na makapag-aral po tayo. Ayan. So, kahit wala kayong day off or kahit once a week lang yung day off ninyo, wala po siyang problema kasi dito sa ICSA, ginagawaan po natin yan ng paraan, lalo na dito sa computer secretary course na napaka-flexible po yung schedule ng klase. So, anytime po na available kayo, pwede po kayong attend at available siya sa online live interactive class via Zoom and face-to-face classes. So, sa mga walang day off dyan, pwede po kayong mag-attend sa online live interactive class via Zoom. Kailangan nyo lang po na magpaalam sa inyong employer na mag-aaral kayo. Kasi sila po yung naka-sponsor sa inyo yung employer. Kailangan talaga. So, at least alam nila nag-aaral.
Ayan, so yun, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, so once again, ma'am, congratulations. Thank you po. Ayan, so ako po muli si Miss Rachel and kasama po ako si ma'am. Ako po si Edlami and welcome and thank yes, you. Ang nasasabing, ICC, your partner and success. Thank you and see you soon dito sa ICC.